Mag-alas 12 ng tanghali kanina nang bumiyahe mula sa Senado ang convoy na naghatid kay dating Customs Commissioner ni Canor Faeldon sa Pasay City Jail. Sir! Nakangiting bumaba sa kanyang sasakyan si Faeldon. Bantay sarado ng Senate Sergeant at Arms pero hindi nakaposas. Pakaway-kaway pa siya sa mga tao. Ayon sa abogado ni Faeldon, agad isinailalim sa booking procedure, briefing at medical check-up si Faeldon. Maayos naman daw ang kalagayan ng dating Customs Commissioner. He is with his own kind, therefore very very happy siya kasi po sa Senado, solitary siya. Pagtitiyak ng BJMP, hindi bibigyan ng special treatment si Faeldon. As much as we want, no, na i-isolate si Assistant Commissioner Faeldon, wala po kaming espasyo para bigyan siya ng sarili niyang lugar sa loob. Magdadagdag daw ng puwersa sa mga otoridad para matiyak ang seguridad ni Faeldon. Bago ilipat ng kulungan si Faeldon, nakapaghain ng motion sa Korte Suprema ang kanyang kampo para resolbahin ang nakabinbin nilang motion para ipawalang visa o baligtarin ang kanyang patuloy na pagkakakulong. We are very hopeful that the Supreme Court would heed our urgent appeal, especially with this exigency na hindi lang siya tinakot, tinuluyan talaga. Nadalahin dito. Inilipat si Faeldon sa Pasay City Jail sa bisa ng commitment order na pirmado ni Senate President Coco Pimentel. Nangyari ito kasunod ng mainit nilang sagutan ni Senator Richard Gordon sa pagdinig kahapon. Oh, you're exaggerating, Your Honor. Don't tell me I'm exaggerating! Setyembre nang i-cite in contempt at i-detine si Faeldon dahil sa pagtangging humarap sa investigasyon ng Senado kaugnay ng korupsyon at 6.4 billion peso shabu shipment na nakalusot sa customs. Kahit naman nakakulong sa Senado, itinalaga ni Pangulong Duterte si Faeldon bilang Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense. Nakapanumpa siya kay Defense Secretary Delfin Lorenzana nitong January 16 matapos payagan lumabas ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, again, he is appointed to OCD, which is a policy-making body, no? So our position is he can perform his task wherever he may be. Hindi manghihimasok ang Malacanang sa desisyong ilipat ng kulungan si Faeldon. Dano Tengkongko, GMA News.